isang panibagong sakit na gawa sa isang laboratorio mas nakamamatay kumpara sa COVID? Yan ang ating alamin sa video na ito. Pero bago po yan, nais ko lamang po sabihin sa inyo na kung ikaw ay bago lamang sa aking channel, ay pakiclick like, subscribe, and hit the notification bell para po maging updated po tayo sa mga panibagong uploads natin. Ang mga dalubhasa sa Boston University ay nagbigay ng pahayag na sila ay nakagawa ng isang strain ng COVID na magiging grabe ang lagay ng isang tao kapag nahawaan nito dahil sa 80% chance nito na mamamatay. Ang ginawa nila ay pinagsama nila ang Omicron at yung kauna-unahang strain na nakita sa Wuhan. Kinuha nila ang spike protein ng Omicron at inilagay nila ito sa strain nung nasa Wuhan at kanila itong itinest sa mga daga. Ayon sa kanilang datos, ang Omicron ay wala masyadong epekto sa mga daga, pero iba ang kanilang napansin nung nilagyan na nila ito sa ginawa nilang strain. Halos lahat ng mga daga ay namatay nung nahawaan ng sakit na ito. At ang nakakabahala pa, dahil nga may spike protein ito ng Omicron, mas madali itong makahawa. So bali ang sakit na ito ay napakabilis kumalat at napakadami ang buhay na kikitilin. Kaya madami talaga ang nag-iisip na since nagawa ng Amerika ang uri ng strain na ito, hindi kaya ang COVID ay isang gawa ng mga tao din? Alam nyo ba na nung magsisimulang kumalat ang COVID ay may mga nagsasabi na ito ay gawa sa isang laboratorio sa Wuhan at aksidente daw itong nailabas? Nakakatakot ito kasi hindi dapat ito ginagawa ng mga bansa. Para daw tayo naglalaro ng apoy nito. Kung gusto talaga nating maiwasan ang susunod na pandemya ay dapat ipagtibay natin ang pangangasiwa ng mga ganitong klaseng pag-aaral. Napakadelikado daw kasi nito. Napaka-ipokrito naman kasi ng mga otoridad na ipinagbabawal nila ang pagdala ng baril sa publiko tapos palihim pala silang gumagawa ng paggawa ng mga nakakamatay na mga sakit. Ano po sa tingin ninyo? Magsisimula na naman ba kaya ulit ang panibagong pandemya at ito ay sa taong 2023? May pinaplano na naman ba ang makapangyarihang bansa sa pagpapakalat ng mga nakakamatay na sakit? Ito na kaya ang propesiya na nakita ni Sadhu Sundar Selvaraj sa kanyang vision? O hindi naman kaya ito na ang paggalaw ng horseman ng kamatayan na nakasaad sa Biblia? Ito na kaya ang simula ng pagpaslang niya sa 1/3 ng population ng mundo? Kung ano man yon ay mas importante pa din ang paniniwala at pagmamahal natin sa Diyos. Wala pa ding makakatalo sa taimtim na panalangin natin sa may kapal. At kung tayo ay tumawag sa Kanya, walang sino man ang makakalapit sa atin ng mga kampo ng kadiliman o mga sakit. Kaya magtiwala lamang tayo sa ating Panginoon kasi mahal niya po tayo. At doon po nagtatapos ang ating video. Maraming salamat po sa panonood, mga ka-PTV. Please don't forget to like and subscribe. God bless po sa ating lahat and stay safe po.